Ayan guys, mag-assemble tayo ng villa ngayon, 5 bedroom villa. But it's look like a black model, but napaka detailed po ng mga elevation niya. Black model lang siya, but detailed elevation. Ayan, may mga butas yung windows, doors, and kahit yung flooring niya, naka-indicate or nakalagay yung dimension ng bawat bedroom, living room, kitchen, driver quarter, maid's room, at iba pa. Ayan. So naka-detailed po doon, and nakalagay yung dimension niya or yung sukat niya ng bawat kwarto or room sa isang villa na ina-assemble natin. Meron po siyang 5 bedroom. Ayan. So may 5 bedroom siya. And ito, assembly na siya natin using yung chloroform or yung liquid na ginagamit natin. And ito, super glue with ini-spray natin ng instant band o yung tinatawag natin accelerator para madaling matuyo yung nilalagay nating super glue. Ayan. So paglagay naman ng, pagdidikit naman ng plexi, gumagamit tayo ng chloroform. Ayan. So yung chloroform yung ginagamit natin sa pagdidikit ng plexi plastic na ginagamit natin, itong white na material na ginagamit natin sa pag-assemble ng model. Ayan. So ginagawa po natin ngayon itong first villa. So may dalawang project tayong villa, and ina-assemble natin itong isang villa. Ayan. So kung mapapansin nyo, may bakal tayo lagi, di ba? May ba? Ginagamit ko po yon sa pag-level or para maging tuwid siya or naka-angle siya ng maayos yung sulid na bakal na yan. Ayan, mapapansin yung bakal. So ayan, dinudugtong ko siya. Naka 45 po yan. Ginagamit ko ng masking tape before natin i-fix ng chloroform. Ayan. So para naka-align siya. Ay ginagamitan naman natin ng bakal para naka-angle siya ng maayos. Naka-angle siya or what? Or ginagamit din natin itong bakal para maging tuwid yung ina-assemble natin. Ayan. So napansin nyo kanina, ginagamitan ko siya ng masking tape. Tinudugtong natin yung dalawang corner. Naka-45. Ayan. Didikit na natin yan siya dyan. So ganyan lang po ang pag-assemble ng model. Ayan. Isa yan sa mga tips and ideas. So, ayan. Ito pong ating liquid na chloroform na ginagamit sa pandikit. Dumidikit siya in less than 1 minute. Nakadikit na yan. But wag muna natin galawin kasi syempre hintay natin siyang maging dry para dikit na dikit. Ayan. So ayan na. And ito na yung ating tapos na yung elevation. Ayan, ito na yung ating first villa. And yan yung ginawa natin, ground floor. Ayan. So take note guys, putol-putol yan. Ground floor pa lang ginagawa natin elevation. Sinabi kong putol-putol kasi detachable siya. So, ang nakadikit sa base ay yung itong ground floor na to. And then next, assemble natin yung first floor or yung upper part. And then, the third one is yung roof deck. Ayan. So, sa villa na to, dalawang level siya. First and yung roof. So, yung ground, ito yung ground. Which is tapos na natin. Tapos na natin itong ground. And ano na yan, ready to paint. Ayan. Pero bago po natin i-paint yan, ipopolit up natin yan kasi may mga connection yan or may mga gap. May mga gap dun sa connection. And mas lalo na yung naka-overlap. So, kailangan nating i-mache or i-polytap. Ayan, then sand. Then,
sa dali natin sa spray room for painting. White paint lang yan kasi style black model lang siya. Ayan, para ma-visualize lang ng may-ari kung anong kalalabasan or nung client kung anong kalalabasan ng villa. So ito na guys yung ating first floor. Ayan. Ayan, napapansin nyo guys, may mga ayan, oh, naka-drawing yung mga hindi siya actually ginawa or na inassemble na furnitures, but in-renewing na lang doon sa flooring yung dimension and yung furnitures na ilalagay. Dimension din ng furnitures nakalagay din, or yung measurement ng bawat furnitures inaka-drawing din doon sa plan. Ayan, so in-engrave na lang siya or renewing ng lace na ating laser machine doon sa flooring. Ayan, para ma-visualize yung may-ari, yung sukat, yung mga furnitures and yung shape ng furnitures and dimension ng furnitures na gagamitin sa villa. Ayan, ito po yung ano, yung sinasabi kong roof deck. Ayan, so ito na yung roof deck. Itong maliit na to. Ayan, ayan yung mga plan ng inasimple natin na roof, yung first floor and ayan yung ground floor. So dito natin yung ginawa, ito yung roof deck. Ayan yung ground. Ayan yung mga partition sa loob, mga partition guys. Ito yung glass for window. Ayan. Ito yung mga partition sa loob and ito yung isang villa. Ayan. So ayan guys yung mga materials yung gagamit natin. Ayan. So may ano na siya, may primer na siya. And ito yung floor, ayan, naka-indicate yung dimension, naka-drawing dyan, kahit yung opening ng doors, ayan. So, style ano siya, black mother but detailed sa pamagitan ng drawing. Ayan. Sand, ayan, para magkasya. So, ididikit na natin yung elevation dito. So, sand lang natin ng konti yung flooring niya. And then, ipipix na natin dyan yung elevation. So, marami pong type ng pag-assemble. Ayan. So, pwede nyong assemble nyan with this, with the floor plan para mas accurate siya. So, inassemble ko lang po ng una yung, ano, yung elevation. Kasi, this is rush project. Ayan. And ilang araw lang siya. 3 araw lang kailangan natin matapos. So inuna na natin yung elevation kasi nakasalang pa sa machine itong ano, itong flooring. So ayan guys, tapos na yung ating villa, yung dalawang villa na i-assemble natin, which is look like a block model but naka-detail sa flooring niya yung dimension ng bawat kwarto. So ito na yung dalawang villa, nasa base na siya and ready for delivery na. Ayan, detachable siya and per floor yung pagkaka-detach niya. So, ayan guys. Guys, hopefully may natutunan kayo and may napulot kayong idea or tips on how to make a model. Ayan, so mga simple ano pa lang yan. Details or ideas or tips on how to make model. So, may mga models pa tayo na i-upload dito or ituturo sa inyo on how to make a model or model miniature or architectural model. Kaya don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating video on how to make model and more tips and ideas in assembling or fabricating model. Ayan, so naka-scale yan guys and manood kayo lagi para matuto kayo kung paano mag-assemble or gumawa ng model or model miniature. Ayan, on scale and detailed and kung ano-ano yung materials natin ginagamit para sa model. Thank you and God bless us all. Bye-bye!